Sabihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kanyang pangalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng kanang Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagnanyayang mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw. Upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat na hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakikilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang angkalwalhatiang inilian niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pamamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. At hanggang sa langit, laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwang. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang liha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukal mong kalingain.
Pinakamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning akadiliglaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag kayo'y dinalan nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Noong unang panahon ng hapon, sinong buhay na dito ng panahon ng hapon, taas ang kamay? Wala na. Mayroon tayong mga tinatawag na makapili. Sabi niyo nga makapili. Ano bang ginagawa ng mga makapili? Ito yung mga nakikita nyo no, kapag nakakapanood ng pelikula, yung may bayong sa ulo at may butas din sa kanila para nakita ang mata, para hindi makita ang kanilang mga mukha. Bakit nagkaroon ng mga makapili? Sapagkat itong mga taong ito, no, upang sila ay hindi galawin ng mga hapon, upang sila ay huwag saktan ng mga hapon, ang ginagawa nila no, ay ano, masakit mang sabihin pero sila ay magta-traidor sa kanilang kapwa Pilipino. No? Ituturo kung sino ang rebelde, kung sino ang mga gumagawa laban sa mga hapon, ituturo nila kaya sila tawag na makapili.
alang-alang sa huwag silang galawin, huwag silang saktan ng mga hapon. Nakakalungkot sapagkat ipinakita nito sa kasaysayan natin na may mga tao talaga, no, na ang kanilang hangad ay ang pansariling interes lamang. Kahit ikapahamak ng kapwa Pilipino. Noong kasagsaga ng pag-uusig ng mga Kristiyano, nung mga daang siglo na ang nakakaraan, may mga sinaunang Kristiyano tayo na sila ay nagtatwa ng kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Nung sabihin sa kanila ng emperador, mamili ka, iyang pagiging Kristiyano mo o ikaw ay mabubuhay. Kasi pag sinabing kay Kristiyano, papatayin ka namin. Mamili ka, itatwa mo ang pagiging Kristiyano o ikaw ay mabubuhay. Sapagkat noon ay hindi biro ang pag-uusig na dinanas ng mga Kristiyano. Bakit? Pupugutan ka ng ulo, susunugin ka, gagawin kang ilaw sa mga lansangan ng Roma. Ipalalapa ka sa mga leon, no? Ay ikaw ay kakalat ka rin sa pamamagitan ng mga kabayo. Ay talaga naman, no? At kung tayo ay nadoon, no, sa ganong mga pangyayari, talaga ay mapapaisip, ano ba talaga, sino ba ang pipiliin ko? Ang buhay ko o ang pagiging Kristiyano ko? Yan ay naging dahilan upang ang Panginoong Hesus ay nagpaalaala, no? Mula dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi dito ng Panginoong Hesus, ang sino mang magtatwa sa akin dito sa lupa, itatatwa ko rin sa langit. Ang sino mang ako'y kamuhian sa mundong ibabaw na ito, kakamuhian ko rin yan sa langit. At dito, no, napansin din natin ang Panginoong Hesus, no, sa nagbigay ng pag-asa. Bakit? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Kapag kayo ay humarap na sa mga sinagoga, sa mga tao na nasa kapangyarihan at kayo ay uusigin, huwag ninyong isipin kung ano ang inyong sasabihin. E, ibig sabihin ba ng Padre, hindi na mag-isip? Hindi. Dito'y pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus, hayaan ninyo na ang Espiritu Santo ang magsalita para sa inyo. Dito'y binibigyan din ng Panginoong Hesus ang galaw ng Espiritu Santo. Na sa gitna ng mga pag-uusig, no? Sa gitna ng mga problema, hayaan kong gumalaw ang Espiritu Santo. Yan ang magandang paalaala sa atin ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Na hayaan ang Espiritu Santong gumalaw sa buhay ko at mga buhay natin. Amen? Amen? Ang ganda ng sinabi ni Apostol San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, na huwag liwanagan ng Diyos ang inyong mga isipan. Isa itong panalangin ni San Pablo sa mga taga-Efeso na nawa ang Espiritu ng Diyos ang siyang gumabay sa inyong mga pag-iisip. At yan din ang panalangin ni San Pablo sa akin at sa ating lahat na narito ngayon sa Dambana, sa Basilica Minor, sa simbahan ng Quiapo. Bakit? Sapagkat pinaaalala ni San Pablo, hayaan tayong gabayan ng Espiritu Santo. Amen? Paano natin mailalarawan ng paggabay ng Espiritu Santo? Kayo ho ba'y nagagawi dito sa boulevard na ito? Nakakapansin ba ho ba kayo ng mga stoplight? Sino na ho dito nakakita ng stoplight, taas ng kamay? Wala kayo nakita ng stoplight? Ay, buta ka din eh. Yan, oh, sige. Kapag pula, anong dapat gawin ng sasakyan? Titigil. Kapag berde, go. Kapag orange, oh, hindi nyo na alam. Pag orange o yellow, kailangan ni maghanda ka ng
maghanda ka ng tumigil. Ganyan ang galaw ng Espiritu Santo. Pula, stop. Bakit? Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo kapag mali ang gagawin natin, kapag mali ang gagawin ko, sasabihin ng Espiritu Santo, huwag mong gawin, tigil. Kaya tingnan ninyo, kapag ang stoplight ay pula at may dumaang sasakyan, ano mangyayari sa sasakyan? Huhulihin o maa-aksidente. Kapag tayo ay sumuway sa tinuturo ng Espiritu Santo, mapapahamak tayo pare-pareho. Sapagkat ituturo ng Espiritu Santo ang dapat gawin sa buhay ko at buhay natin. Orange o yellow, bakit? Sapagkat tinutulungan tayo ng Espiritu Santo, aba, isipin mo munang maigi ang gagawin mo. Hindi basta-basta magdidesisyon ka. No? Hindi kapag masayang-masaya ka, magdidesisyon ka. Kapag malungkot na malungkot ka, magdedesisyon ka. Kapag galit na galit ka, magdedesisyon ka. Kapag iyak ka ng iyak, magdedesisyon ka. Hindi pwedeng ganun. Sapagkat ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa akin at sa ating lahat ng ano, manahimik at magnilay. Bakit? Upang nang sa ganun, yung gagawin kong desisyon ay maging ano? Maging kalugod-lugod sa Diyos, maging kalugod-lugod sa aking buhay din. Amen? Ano yung green? Go! Ang Espiritu Santo, kapag alam niya, no? Alam ng Espiritu Santo na ang gagawin natin ay mabuti, anong sasabihin ng Espiritu Santo? Ipagpatuloy ninyo. Kapag mabuti ang gagawin ko at gagawin natin, tutulungan at tutuwangan tayo ng Espiritu Santo. At higit sa lahat, hindi tayo pababayaan ng Espiritu Santo. At yan ang pinapaalala ni Jesus sa ating mabuting balita. Nandyan ang Espiritu Santo upang ako at tayo ay gabayan. At yan ang hinihiling natin ano, sa ating mahal na poong Jesus Nazareno na ano, isugo niya ang Espiritu Santo upang ako at tayo ay gabayan sa ating mga buhay. Amen? Kapag nalulungkot, ano ang dasal natin? Espiritu Santo, bigyan mo ako ng kasiyahan. Kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, anong dasal natin? Espiritu Santo, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ko ang mga problema ng buhay. Kapag ako ay nakakaramdam ng pagkamuhi, no? Kapag ako ay nakakaramdam ng galit, ano ang dadasalin natin sa Espiritu Santo? Espiritu Santo, ipadala mo sa akin ang Espiritu ng pag-ibig. Tayo bilang mananampalataya, tayo bilang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, nawa tayo mapaalalahanan na ang galaw ko at galaw nating lahat, hayaan natin ang Espiritu Santo ang gumalaw sa buhay ko at buhay natin. Magtiwala tayo sa Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ang gagabay, papatnubay at aalalay habang tayo'y naglalakbay dito sa bundong ibabaw. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan.
at tinawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggilaw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ko
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga sa dilim, sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement para sa parish-wide monthly formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon,
at samahan ang ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation sa darating na October 22, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha ng malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ang ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katwa't dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko ang inyong mga ulo, itaas ang inyong mga kamay, ang mga pabebendisyonan ng mga banal, ng mga imahen, mga dasalan at mga panalangin yung itaas para sa natatanging pagpapala. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva Jesus, Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinupo ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka na namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ang namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.